journalism professor at ito pinakamahalaga, no? Siya po ay convener ng grupong Contra Daya, lalong-lalo na. Well, ang topic naman ho natin ngayon ay kaugnay sa eleksyon. Kasunod na rin po ng pagsisimula ng filing ng COC o Certificate of Candidacy kahapon para sa midterm elections po sa susunod na taon. Magandang umaga, Professor Danny Arao. Yes, magandang umaga sa iyo, Juday at Raika. Salamat po sa imbitasyong ito ngayong umaga. Opo sir, kahapon ka sana namin i-intervene pero may klase ka. At salamat sa pagkakataon sir ha, inistorbo ka namin ngayong umagang to. Oo. Pero gusto muna kitang batiin ng belated happy birthday. Salamat. Oo. Sir, ano bang prof, anong tingin nyo sa unang araw o sa takbo ng unang araw po ng filing kahapon? Especially dun sa national ha, lalo na yung national. Yeah. Mm-hmm. Ano, tulad ng inaasahan, talagang kontrolado pa rin ng political dynasty yung ating election cycle kasi magkakapareho ng apelyido yung mga yes. nagprofile ng kandidatura, lalo na sa ngayon na sa local level. Opo. Pwede nating banggitin halimbawa yung mga, pwede nang banggitin siguro yung mga Villafuerte sa Bicol. Yan, tapos nabalitaan natin, di ko alam kung nag-file na actually yung mga Binay, pero as it turns out, yung isang characteristic ng political dynasty, hindi ni sila necessarily yung magkakaalyado, kundi magkakaaway ngayon sa politika. So isang dynamic din yon. Parang sino ba pipiliin mo itong kandidatong to o ito pang isang kandidato, pero they belong to the same dynasty. So yun yung isang katangian. Tapos syempre, makikita rin natin yung presence ng tinatawag na nuisance candidates, yung mga, alam mo yon, yung mga tao na nag-profile ng kandidatura, pero parang to some extent nanggugulo, diba, prof? Pero alam mong, yung hindi sila mananalo dahil hindi kilala masyado, o kaya naman parang nandun lang para maging komedya yung ating halalan. Mm-hmm. So siguro, ganito eh. Mahirap maging judgmental sa mga bagay na ito. Opo. Pero para sa mga ordinaryong mamamayan na nais tumakbo, dapat tingnan natin ito sa konteksto ng disillusion, ng disenfranchisement, to some extent, disenfranchisement din, mm-hmm. dun sa klase ng literato na meron tayo, kaya dumarating sa punto na kahit sino na lang, kahit ordinaryo kang mamamayan, kahit ordinaryo yung trabaho mo, tumatakbo ka rin. Kaya ang panawagan natin sa mga mamamayan, iwasan sana yung pagiging judgmental, iwasan yung sabihin siguro mga paliw o kaya kung gagamitin ng salitang kanto, mga mesaltik halimbawa. Kasi ano, masama yun eh. Mas dapat tingnan natin ito sa konteksto ng political system na meron po tayo. Na syempre, abangan pa natin, unang araw pa lang yung sinabi mo, di ba? Yes. Ano, marami pa yan. Marami until pa yan, next week pa yan, prof. October Tuesday, ano? October 8. Yes, hanggang October 8. Mm-hmm. Eh, syempre, may mga iba dyan eh. Sabihin na lang natin, prof, ano, tanggap na naman ng lingwaheng papansin, di ba? Diba? Yes, tama. Lalong-lalo tama na yung yun. Mga, well, tayo, last minute naman tayo palagi. Yung iba talagang sinasadyang humabol, ika nga, no, para mapansin. Pero itong binabanggit mo, prof, may kinalaman din ba ito sa, dahil matagal na nating nasasabi, no? Well, baka naituturo nyo na rin po sa klase ninyo, no? Inyong kabatiran mga kaibigan, professor ko itong si Prof. Danny Arao at isa ito sa mga the best professors ko. Anyway, Prof. Danny, salamat. Yung requirements po kasi, di ba, able to read and write, yung mga ganong, hindi naman ho natin tama. Sinasabing, how would you describe it, Prof. Danny, yung simple ba? At yung requirements di ba, kasi marami ding nagsasabi, basta ganito, at least resident ka ng ganitong ng ilang buwan, di ba yung mga ganon tipo, no, sa local elections? Magandang punto yan kasi meron tayong minimum requirement. Halimbawa, sa Senado, yan. Dapat at least 35 years old ka. Siyempre, right. Citizen ka ng Republika, hindi of ka course. Pwedeng dayuhan para tumakbo. Tapos, able to read and write. So, yon minimum requirement. At sa mga nagsasabi na dapat graduate ng kolehiyo o kaya graduate ng abogasya bago maging membro ng legislatura, whether Senado yan o Kamara de Representante, medyo mahirap pong ipatupad yon o taasan yung ating requirement kasi ang access to
to education ay talagang napakalimitado po sa mga tao. Sa halip na karapatan ng edukasyon, nagiging pribilehyo pa ito, kaya maraming maiitsapwera. At saka, hindi naman indikasyon ng kagalingan o yung compassion for the marginalized yung level ng ating edukasyon. And in fact, it may also be even counter-argued na kung ang gusto mong i-champion ay magsasaka, mas nasa posisyon ka para mag-champion sa magsasaka kung ikaw ay magsasaka mismo. Yun. Lalo na kung ikaw ay nasa House of Representatives. Kasi if you want to represent a certain district or a certain sector lalo right. na kung marginalized sector yan, opo. Ang pinaka-ideal na sitwasyon ay galing ka mismo doon para alam mo yung pinagdaraanan ng sector na kinabibilangan mo. Which brings us to an important point about yung party list system natin. Na 63 upuan na nga lang ang pinag-uusapan natin, tapos pinapasok pa yan ng mga political dynasty, ng mga malalaking negosyo, ng mga may questionable na advokasya. Kaya yung House of Representatives mo talagang it doesn't really represent the marginalized, kundi right. mas lalo pang na-entrench yung rich and powerful sa gobyerno sa pamamagitan ng pagpaparami ng upuan through the party list system. Tapos kontrolado pa nila yung district representative. So sino na lang ang magiging kinatawan ng mga nasa laylayan ng lipunan? Yun yung malaking question mark po. Oo, yung talagang tama kayo Prof, no? I agree, no? Even siguro yung ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa DWIZ at sa Alu Channel 23 na mas makikita mo yung sitwasyon kung mismong ikaw yung nandun at nakakaranas eh. Tama. Diba? Oo. Anyway, may tanong po itong aking partner Prof, si Laika. Good morning po, Prof. Laika. Yes po. Balikan ko lang po yung sinabi niyo po kanina na political dynasty kasi po apart po doon sa political dynasty talagang nagiging normal na rin po somehow yung pagkandidato ng mga artista. Ngayon po yung vlogger na. Yes, sa tingin niyo po ba? Opo, yun po ba ay bahagi din ng komedya? O sa history po ba ng Philippine politics ay may nagawa na po ba itong mga artista po na ito? Alam mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga kaso naman ng matitinong mga showbiz personality na nakapasok sa politika. Kung ating matatandaan, kahit si Rogelio de la Rosa, naging government official din naman, na kilalang artista. Kumbaga, wala namang masama kung ikaw ay artista, tulad ng iba pang trabaho, pwede ka namang tumakbo. Mm-hmm. Kaya lang yun na nga eh. Ikaw ba ay tumatakbo dahil, I'm sorry to say, wala ka ng career sa showbiz kaya ginagamit mong career itong public service, di umano. Mm-hmm. Or tumatakbo ka lang kasi merong kang loyalty sa isang political dynasty. So ulitin na naman natin yun. Opo. So yun yung problema sa klase ng mga tumatakbo, hindi pa yung pagiging artista. Ngayon, dun sa particular na influencer or content creator na tumakbo, yes. Kasi natin ang pagkakataon o benefit of the doubt itong content creator na ito. Pero in the next few months, lalo na sa panahon ng kampanya, which starts in February, sana mas mapalalim yung pagpapaliwanag doon sa kalagayan ng mga influencer and content creators kasi ang public perception sa kanila kumikita ng limpak-limpak na salapi kung ang habol lang halimbawa ng content creator na ito ay mapababa yung kanilang taxes o ma-exempt sila sa taxes, medyo ibang usapin yon. Pero kung may ninanais ka na halimbawa open access sa internet, bigyan yung mamamayan ng libreng access sa internet lalo na. So yon, these are advocacies that may interest the people. So siguro mas yun yung maipapayo natin doon sa kandidatong tumatakbo sa kasalukuyan. Tama ka doon Prof, ano? Pero kasi pag sinabi mong content creator, no, karamihan naman diyan sa mga yan tumutulong din talaga, eh, no? So pag naisip mo na ayoko muna magbanggit Prof, pero sa amin may tatakbo sa Maynila District 1. Pag naisip naman nila nung mga ng publiko, no, even mga residents mismo, no, kung saan tatakbo nga yung isang content creator, isipin nila nagbibigay naman yan tumutulong yan, so parang kumbaga check na pwede, parang ganun, di ba? Check yung ganun.
Well, ganito, kasi kung ikaw tumatakbo ka at the local level or whether kahit sa national level, pwede ka namang tumulong nang wala kang ano posisyon sa gobyerno. Right. So, isa 'yon. Pangalawa, ito bang pagtulong na ito ay sinserong pagsuporta sa iba't ibang tao o tumutulong ka para mapabango yung pangalan mo? So, ibang usapin din yan. Kasi napag-uusapan na rin lang yung content creation. Mm-hmm. Hindi mo naman matatanggal na we have to give credit din naman sa mga content creator na tumutulong talaga sa taong bayan, namimigay ng ayuda, walang problema ron. Nag-share, oo. Nag-share. Right. Kaya lang, kapag ka ang trade-off sa ganitong pagtulong, halimbawa lang, magpataas yung clout mo, medyo may issue roon. Kasi una, parang pinagkakakitaan mo yung pagtulong. I hope you get what I mean. Ibig sabihin, dadami yung followers mo, dadami yung mamomonetize mong lalo, yung content. Yeah. So parang halimbawa, ang pinang-ayuda mo, let's say, worth 100,000 pesos all in all. Mm. Pero ang kinita mo naman, let's say, 300,000 pesos mula dun sa ano mo, content mo. And mind you, Juday and Laika, yung 300,000 pesos or six figures na kinikita, lalo na sa isang buwan, normal yan sa isang content creator na maraming follow, na ano, na maraming followers na almost six figures din yung followers. So, yung ganong klaseng sitwasyon, dapat malinaw sa publiko rin na kumikita sila mula sa pagtulong. Yun. May dagdag pa. Last lang ako, Prof, kanina eh. Last na lang po, Onwine. Fast forward po after ng mga filing po ng COC na ito, ano po sa tingin niyo yung pinakamagiging malaking hamon sa 2025 midterm elections po, Prof? Well, yung teknolohiya ay double-edged sword yan, lalo na may controversial na guidelines, yung COMELEC tungkol sa social media, artificial intelligence at iba pa. Kasi ngayon, mas accessible yung teknolohiya, kaya... po sa gobyerno, sa publiko, sa COMELEC, sa mga kandidato para ho sa gaganaping midterm elections po natin next year. Go ahead. Gaya ng nabanggit mo kanina, Juday, matatapos yung filing ng Certificates of Candidacy by October 8. Right. And then, yung kampanya, take note po, yung kampanya mismo, February pa po yan sa national level and March sa local level. Mm. Pero bantayan po natin yung iba't ibang forma ng pandaraya, lalo na po yung disinformation, vote buying, at saka minsan nangyayari na rin po yung premature campaigning. Sana po magkaroon ng oras yung publiko na i-monitor itong mga to, kuna ng litrato, kuna ng video kung kinakailangan yung mga ibang forma ng pandaraya. Tapos pwede pong ipadala ito sa aming email address, kontradaya@gmail.com o kaya sa aming Facebook page o Twitter account, Kontradaya po yung handle namin. Kasi po gumagawa na rin kami ng pananaliksik, empirical research tungkol sa iba't ibang forma ng pandaraya as early as now. We hope to release yung initial findings by November 2024. Kaya malaking tulong po sana yung maibibigay ng publiko pagka may mga datos po na pwede silang i-share. So yun lang naman sa ngayon. Mm-hmm. Maraming salamat ha. Thank you, Prof. At bigyan mo rin kami ng kopya dito sa DWIC, apa. Prof. Ha? Salamat po. Yes, ingat po kayo. Good morning. Good morning. So yan po mga kaibigan, ang dami niyang na-share, no? Professor Danny Arrow, kanina binanggit ko, convener nga siya ng Kontradaya at siya po ay isa sa mga magagaling na journalist and professors dyan po sa College of Mass Comm, iba na yata ngayon ang tawag kasi nung panahon namin, yan yun eh, CMC, College of Mass Comm ng University of the Philippines dyan po sa Diliman, Quezon City.